Para sa mga first time manonood, part ang video na to ng freelancing mini-series natin. So, pali, small videos siya na maliliit na videos para targeted siya para sa mga newbie freelancers para makapag-start sila from scratch. So, kung interested kayo mapanood yung series na yon, tingnan nyo sa description sa baba yung playlist. So, check nyo yung playlist na yun to start nyo sa umpisa. Hi! Today, pag-usapan natin kung paano ba best sagutin yung tanong na tell me about yourself sa interview. So, actually, hindi siya tanong, di ba? So, para siyang statement ng interviewer na parang tell me about yourself. So, simulan natin kung sa paghimay, kung bakit ba nila tinatanong yon. So, unang-una kasi, tinatanong nila yun para makapag-start ng, hindi naman sa start ng small talk, pero para magawa nila yung path ng magiging interview nyo. Kasi, kung ano yung sasabihin mo about yourself, doon lang sila huhugot ng mga next na itatanong sa'yo, diba? So, make sure na yung sagot mo doon is maha-highlight na yung kaya mong gawin at hindi kayo hindi siya matuturn off doon sa sagot mo, ba? Diba? So, yun. So, bago natin pag-usapan yung magagandang sagot or paano gawin yung magandang sagot sa tell me about yourself, bibigyan ko muna kayo ng tatlong wag na wag niyong gagawin or wag na wag niyong sasabihin sa tell me about yourself question ng portion ng interview. So, unang-una, huwag na huwag yung i-dictate yung resume nyo. May resume na siya, may kopya na siya ng resume nyo. Tinanong niya lang kung ano yung, tinanong niya lang kung about sa sarili mo. Hindi mo kailangang i-dictate lahat ng nakasulat sa resume mo. Number two, do not be clueless. Kapag tinanong kanya, ay pag sinabi niya, tell me something about yourself, huwag mo na siyang tatanungin ng personal or about work. So, wag nang ganun. So, agad na, diretso na, about work na, and about your career na. Wag na magtatanong kung personal o hindi kasi nagmumukha kang mangmaangan or clueless. Diba? So, yun. Pangatlo, do not be an open diary. So, katulad nga nun, wag masyadong personal yung mga nilalagay mo. Wag masyadong personal yung sasabihin mo. Like, hindi nga niya kailangan malaman na single mom ka. Pwede mo sabihin, pero mas maganda kasi kung career-wise na lang yung sasabihin mo eh. Hindi niya kailangan malaman kung ano yung religion mo. Hindi niya kailangan malaman kung ilang kayo magkakaibigan, saang bansa ka na nakapunta, unless relevant. For example, kailangan niya ng travel writer, syempre relevant yung bansa na napuntahan mo na. Pero unless hindi mo na siya kailangang sabihin, or hindi mo na kailangang sabihin mango yung favorite fruit ko, pink yung favorite color ko, what is love, ganun. So, hindi mo kailangang lagay yung mga yun. Hindi mo kailangang sabihin sa kanya yung mga yun. So, tapos na natin pag-usapan kung ano yung mga wag na wag gagawin, wag na wag isasagot sa tell me about yourself. Pag-usapan natin kung paano naman natin siya sasagutin. So, unang-una, you have to start right. So, syempre, yun yung, yun nga yung magiging anchor niya kung ano yung pag-uusapan nyo, diba? So, you have to start right. Saan ka ba dapat magsisimula? So, ito yung gawin mong basis. So, for example, bagong graduate ka lang. So, yun yung starting point mo. So, I just graduated from ganyan. Tapos, and dun mo i-highlight yung skills mo kung bakit magiging asset ka nila kahit bagong graduate ka lang. Ano yung mga skills mo na makakatulong? Or kung bagong resign ka lang, or bago ka pa lang sa freelancing. So, yun yung i-highlight mo. Dun ka magsimula. Kung saan ka nagsimula doon sa journey mo na yun. So, hindi niya kailangang malaman yung kung paano ka nagsimula nung bata ka. Nung bata ka ba, iniwan ka nung tatay mo. So, hindi niya kailangang malaman yun. Start ka na agad sa career-wise. So, kung bagong graduate ka, hindi ka nila niya kailangan malaman kung ano yung ginagawa mo nung nag-aaral ka.
kung ano yung ilan yung kaibigan mo, ano yung nagdodota ba kayo, o umiinom ba kayo. So, hindi niya kailangan malaman yun. Kailangan malaman, pagka-graduate mo, ano na yung mga goals mo, ano yung mga, skills mo na magagamit nila. So, yun. Paano naman kung hindi ka bagong graduate, kung meron ka ng 5 to 10 years experience? So, kung meron ka ng 5 to 10 years or 1 to 10 years experience, focus ka dun sa ano, I graduated last, ganyan. Tapos, after that, I worked agad sa ganyan, Taglish. So, basta, after no, nag-work ka agad sa ganitong company, tapos ito yung mga skills na natutunan mo sa company na yun, ito yung mga nagawa ko sa company na yun, tapos, after ng company na yun, dito naman ako sa company na to nagtrabaho, ganun. So, hindi na niya kailangan mag-focus too much before graduation. Kailangan niya lang malaman kung anong year ka nag-graduate. Tapos, kung ano yung first job mo after graduation or kung ano yung mga ginawa mo after graduation. Ayun. So, paano naman kung like, mga 10 to 20 years na yung experience mo? Tapos tinanong ka nung how, ano, nang tell me about yourself. So, medyo mahaba-haba yun kung magsisimula ka sa graduation, di ba? So, ipagpalagay natin na kunwari kung 20 years na experience mo, ipagpalagay natin na yung first job mo, not necessarily katulad ng position ng ina-applyan mo ngayon, di ba? So, mas siguro naman, mas mataas na posisyon na yung ina-applyan mo ngayon, di ba? So, kunwari, managing position na yung ina-applyan mo ngayon, syempre, hindi ka magsisimula sa graduation tsaka sa first job mo. So, sabihin mo, 12 years ago, I was promoted as a manager dito sa job na to. Tapos, I was promoted kasi I had this skill, ganun. I was able to, parang na-lead mo yung teammates mo sa isang project na na sobrang crucial para sa company nyo. So, na-lead mo yung team mo at nagawa nyo ng maayos yung project. That's why na-promote ka dun sa company na yon. Tapos, after that company, next company naman is managerial na rin yung in-applyan mo. And ito naman yung nagawa mo dito. Tapos, yon. So, hindi mo kailangan, kung marami na yung experience mo, 10 to 20 years, hindi mo kailangan magsimula sa graduation. Simula ka na dun sa kung kailan ka nagsimula dun sa posisyon na ina-applyan mo ngayon. Number 2, highlight important milestones. So, yun. Katulad nung kanina, hindi mo na siya kailangan simulang-simulang-simula. Hindi mo na siya masyadong kailangan detailed. Pero, i-highlight mo yung mga importante. So, ano ba yung mga importante? Na-promote ka, meron kang award, meron kang mga achievement, or may mga problema kang natalagpasan. Like, for example, muntik na kayo mabankrupt, pero nagawa mo yung project, so nakabawi kayo. Achievement mo yun. For example, for example, nagkaroon ng problema yung client mo pero nagawan mo ng paraan. So, achievement mo yun. For example, maraming tao yung client mo pero na-lead mo ng maayos. So, achievement mo yun. Tapos, skills. Ano yung mga skills na ginamit mo para natutunan mo dahil dun sa mga milestones na yun. So, yun yung mga sabihin mo doon sa about yourself after mong i-introduce yung start mo kanina, yun namang milestones ang sabihin mo. Number 3, end with now. So, nasabi mo na kung paano ka nagsimula, di ba? Tapos na-highlight mo na yung mga milestones mo. Pangatlo, ang sasabihin mo is ano na ngayon? Ano yung current situation mo? So, parang kunwari na-highlight mo na lahat. Tapos, so now, I just resigned from the corporate world, tapos I'm now looking to start freelancing. So, yun yung magiging end mo. So, malalaman ng client na, ako yung magiging first nito sa freelancing. O, galing ito sa ganito, tapos naghahanap na siya ng freelancing.
Kumbaga, kumpletuhin mo, simula ka sa simula ng experience mo, tapos bigyan mo ng mga milestones, tapos i-end mo kung asan ka na ngayon. Ayun. Tapos, make sure lang na huwag kayo lalagpas ng 5 minutes, ha? Pinakamaganda, 2 minutes. 1 to 2 minutes, masabi mo na yung about yourself. Nang brief lang. Kasi, the more you say, the more they can ask you questions lalo, ba? Diba? So, lalo kung kinakabahan ka. Syempre, kung ano yung sasabihin mo dito, dito lang sila mag-anchor, eh. So, kapag minention mo yung achievement mo, syempre, yung next, pending next question nila is about dun sa achievement na yun. So, nung nandun ka ba sa posisyon na yun, ano yung ginawa mo? Na-stress ka ba? Or, yung ganun, yung, ano yung mga steps na tinake mo when you were in that position, ganun. So, doon lang sila kasi magbe-base doon sa sasabihin mo sa about yourself, eh. So, might as well, ibigay mo sa kanila, i-feed mo sa kanila yung mas magandang pag-usapan para malaman, di ba, kung ano yung makakatulong sa kanila na skills mo. Instead of personal lahat ng pinag-usapan mo about yourself. So, wala siyang nakuhang maimportanteng bagay about sa'yo, di ba? So, yeah. Thank you.